Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. Yan. And today's video, magpo-pruning po tayo ng ating ampalaya. So dumating na po si na kuya na magpo-pruning, kaya ating puntahan. And ang ating verse po ay John 3:16, sabi po doon, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shoutout po muna sa ating mga followers, viewers, and subscribers. So yan, shoutout po kay Inay at kay Kihan. Yan. And kay Sir Drew Kodamek, shoutout kay Sir George Manato, kay Pudge Jordi Maloles, at kay Pudge William Guzman, kay Ma'am Teresa Kate Sahot, at kay Ma'am Lani Sandoval, kay Sir Marlon Bernardo Fernandez, at kay Ricardo Talban, shoutout kay Sir Jopel the Farmer, and kay Butter Agri Farm Vlog, shoutout din kay Sir Ross Bengono, at saka kay Dennis Magsino, Elimelik Jagunap, kay Sir Elino Alina, at kay Crison Maranes. So yun po, shoutout po sa inyong lahat, and let's go guys! Hello guys, andito tayo ngayon sa farm. Yan, medyo makapal na yung damo. So, hinihintay lang natin mapruningan itong ampalayahan. Pagkatapos ay atin ang igagrass cutter. At ngayon nga ang araw na to, dumating yung ating mga kaibigan, mga kasama sa pag-ampalaya, sa pagpa-farming, na ang kanilang kalimitang business talaga ay pagpo-pruning. So itong mga talbos na to ay yan yung pinupruning. So si isa si Kuya Ente, ano kuya? Kuya Ente, yan nagpupruning. So yan. Matagal na kuya yung nagpupruning din. Matagal na. Talagang ito na yung ika nga ay trabaho. Yan. Kabuhayan. Oo. Mm-hmm. Yan ang pinagkawilihan. Mm-hmm. Eh ano, sa pakabal. Tatanim din. Oho. Yung gahong gantong sa pagpupruning, nakaka maganda rin ho, kita. Maganda rin? Sa pamimili. Mm-hmm. Ang laking tulong din sa mga ano, sa mga nag-aampalaya naman. Mm-hmm. Parang ano rin, laking tulong din na may nagpupruning na. Lalo dun sa mga hindi nagpapadingding. May, dito naman sa Juan, ibibihira yung nagpapadingding yan ho. Halos talaga lahat ay... Ay sa pangit. Mm-hmm. Lalagay mo ng ano, ng tulad nito, maligayan. Oo. Pangit siya, lalo na pag kinahangin. Mm-hmm. Nababali-balay ang ito, nababali ang katawan. Ah, pagkahugayon. Oo. Hindi hugayon ang pagkahugayon. Ah, hindi katulad itong... Nasunod, nasabay sa hangin. Mm-hmm. Mm-hmm. Pagka may gayon, may... nakasanggang intro. Digaw sa ang bilihan ho ng ganyan ay bigay per bundle, ano ho? Doon sa mga naranasan nyo na ho, magkano ho yung pinakamahal na inabot ng isang bundle na hindi nabibili lang, nyo? Hindi ko lang alam ngayon. Hindi, yung dati po ho, sa lahat-lahat na. Meron din. May umabot doon ng 100 noon? Oo. Ah, naabot din. Ganun, tagmahal-mahal pa. Pag tagmahal talaga yung naabot na 100 din? Pero pag tagmura yun, talaga nung kuha, nahirapan din. Pag tagmura yun, nahirapan din. Oo, nahirapan din. Ayan, gahong, ang presyuhang gahon na yan ay saan nagdedepende? Sa presyo ng bunga o sa dami ng pruning? Kumisi sa pruning. Kumisi sa bunga. Ay nagdaan naman sa babay siya at ako isang kilo eh. Ano? Kilo. Oo. Ng ano, ng ampalaya. Oo nga. Pagka gayon ho, nasa magkano ang kuha naman ng ano?
ng mama ng, ng ninyo, gaya ninyo. Ay, hindi kami nabili ng ganyang bunga? Hindi, o, pag, ba, presyo ng bunga ay 20 ang per kilo. Nasa magkano ang presyohan naman ng talbos? Ay, hindi ko lang. Depende rin. Depende rin sa damay. Hmm. Ang baga, iba, iba rin talaga ang market ng talbos, ano ho? Oo. Ibang. Kung baga, pagka marami ang may patalbos, mura din. Mura din. Pagka konti ang may patalbos, yeah, medyo nagmamahal-mahal. Mm. Mm-hmm. Pero pag sasa, ay ba, ay tumutuloy na mabili. Pag sasa. Oh, konti. Ang madang. Yung iba nyo yung napupruningin ay talagang halos ilang ektarya yan ho. Ito ka kami madaling sa damihan ng pagkakas nyo. Hmm. Yan, yan makakaigay sa kamuting kaya. Ang iba yung kamuting kaya ang tanin? Sa ano ho? Yung sa ano? Sa ibang ampalayahan. Hmm. Kamuting kaya mga baybay. Hmm. Hmm. Yung mga tabihan, pero sa gitna, wala. Walang nagtatanim sa gitna. Mm-hmm. Yan man yung hindi tanim namin. Sibul na lango yan. Alay. Yung mga yan. Yung nasa gitnang kamoting yan. Mm-hmm. Gawa ng dati ho, ito itinaniman nga nung unang tanim. Oh. And itong pangalawang tanim, kinulang nga sa pananim. Yan naman ho, yung mga naiwang laman na sumibol. Oh. Ayan. Manda nga pagka kayo natin na nasibol yung lamang naiwan. Hmm. Yung problema nga lang niya, pag malapit ka may mga manok. Ay nagkukuha na, yung gayon nagkakatanga, ang tawagay. Ah, oo. Oh. Nagkakatanga na kung tawagay. Ayan. Yung mga bunga-bunga na rin. Yan, tapos dito, yan, kung mapapansin nyo, yung bunga dito. Yan. Tinitira, ano, maingat ding tinatanggal yung mga talbos para itira yung may bunga. Yan, so doon na pag hindi nakita. Yun lang, pagka minsan, pagka talagang masyadong madami ang madami ang popruningan at talagang kinakailangan magbilisan, eh, nadadala yung iba, yung hindi nakikita. Nasaan? Kasama talaga yun sa mga sakripisyo na yun. Yun na talaga. Tapos ito, bali, pupruningan na rin natin ito mamaya ng, ano na, para linisin na itong mga dahon na ito, itong mga dilaw na dahon. Tsaka itong mga maliliit na talbos na hindi na kinuha kasi may parang merong certain haba na kailangan, o kaya yung siguro yung quality din ng dahon, kaya meron talagang naiiwan. So hanap tayo, ito hindi na to kuya, no? Ay, hindi naman masyadong maliit na ito, oh, no? So gaya nito, ay, hindi kung, na to pwede kasi maikli, kung pwede pa kukunin pa yun, kung pwede pa daw kukunin pa, kaya lang ito maikli. Kaya pag nagpapapruning, unang pruning nasa mga 30 days unang pruning, tapos yung pangalawang pruning after 7 days uli, so 37 days, tapos nakakapagpangatlo pa minsan, kuya, no? Oo. Nakakapagpangatlo pa after 7 days uli. So yun, kaya minsan sa pruning pala ang nababawi mo na yung capital sa ano, sa pinambili mo ng seeds, depende sa presyo din ng pruning pala. Eh pagka mababa, edi mababa din ang kita. Ang kita. Pero pag natapat ka naman sa tagmahal, yung pinambili mo ng seeds ay nababawi mo na. Lalo ngayon sa mahal ng seeds, nasa 3,000 na yata ang isang lata, 500 na buto. Yan, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat kay Kuya Ante. At busy pa rin. So, salamat po sa inyong panonood. God bless and to God be the glory. Bye-bye.